una nating hanapin ang Diyos, sapagkat sa lahat ng bagay, wala naman hong pangunahin kundi ang Diyos eh. Sa pag-ibig na dapat iibig ng tao, sabi ng batas, sa 22:36 ni Mateo, ganito po ang nakasulat. Guro, alinbaga ang dakilang utos sa kautusan? At sinabi sa kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. Ayun. Yung pag-ibig sa Diyos, panguna yun sa lahat eh. Kaya wala hong bagay na panguna na hindi nakaukol sa Diyos. Unang mga bagay sa ating buhay, dapat iukol natin sa Diyos. Sa Israel nga po, lahat ng unang anak sa Diyos eh. Bawa nag-asawa ka, yung panganay na lalaki na ipinanganak sa inyong mag-asawa, dapat iukol mo rin yun sa Diyos eh. Pakinggan nyo sa 13:13 ng Exod. Apo. Pakabanalin mo sa akin ang lahat ng mga panganay, anumang nagbubukas ng bahay bata sa mga anak ni Israel, maging sa tao at maging sa hayop ay akin. Sabi ng Diyos, anumang nagbubukas ng bahay bata o panganay, tao man o hayop, akin yon, sabi ng Diyos. Kaya lahat ng pangunahin yun ang sa Diyos eh. Kaya mas maganda po kunin natin sa diwa ng Biblia ang ating sequence ng pag-aaral dito sa inyong lugar. Unahin po natin yung bagay na sinasabi ng Biblia ang Diyos. Siguro naman hindi po masama na ating alamin muna kung yung mga bagay na ukol sa Diyos. Kasi kaya ko po sinasabi na alamin muna natin yung mga bagay na ukol sa Diyos. Marami pong mga tao sa mundo ngayon, ang inuunan nila, yung paano sila makakaraos sa araw-araw. Hanap buhay. Yayain mo nga sa bagay na ukol sa Diyos, eh, kuminsan wala silang panahon eh. May trabaho ikakami. Wala naman ikakaming kakanin kundi kami magtatrabaho, sabi nung iba. Kaya, kuminsan ang priority ng tao, nauukol dun sa bagay na pansarili. Samantalang, hindi po sana dapat magkaganon kung bagay ng Biblia ang ating pag-uusapan. Kasi, unang-una, dapat malaman natin kung saan tayo nakadepend. Hindi naman ho kasi tayo absolutamente. Ang ibig kong sabihin ng salitang hindi tayo absolutamente, we are na totally independent. We are still dependent. And I want to prove my side. Sinasabi kong we are dependent because we are dependent on somebody who can do things which we cannot do. Ayun. Yung somebody na yon ang tinatawag sa Biblia na Diyos na kagagawa ng hindi natin nagagawa. Doon ho tayo dependiente. Hindi tayo absolutamente. Hindi tayo nagsasarili kung kaya tayo nabubuhay sa mundo. Ang totoo, ang pahayag po ng Biblia kung ba't tayo may buhay, may pagkatao, kung ba't tayo nakakakilos, ganito ang sinasabi sa 17 ng gawa ng mga apostol, versikulo 28. Sapagkat sa Kanya tayo'y nangabubuhay at nagsisikilos, at meron tayong pagkatao. Oh, hindi tayo. Sa Kanya, in Him, we live. We have our person and we have our strength. Meron tayong lakas. Kumikilos tayo. We move because of Him. Therefore, napatutunayan ko sa inyo, meron tayong dependence doon sa isang tinatawag ng Biblia na Diyos. Without Him, we cannot move. Without Him, we cannot live. And we do not live by ourselves. Kaya pong patunayan niya ng pangyayarit ng karanasan na hindi tayo nabubuhay dahil gusto nating mabuhay. Meron tao gustong mabuhay, hindi nabuhay. Ha? Namatay din. Meron naman taong gusto nang mamatay, naglaso na, uminom ng isang boteng malatayon, nung sumasakit na yung tiyan, nagkikisay, eh yung bahay nila ay nasa kangkungan, nahulog siya dun sa pinto. Nakainom siya nung
tubig doon sa angkungan, eh, na-neutralize yung laso na hindi siya namatay. Pero gusto niya namatay. Ang totoo, kung hindi siya nahulog sa angkungan, eh, sapat na yung isang boteng malatayon para ikaw eh manigas. Kaya sa mundo, mayroon tao gustong mabuhay, pag ayaw ng Diyos, hindi pwede. Mayroon naman tao na gustong mamatay, pag ayaw ng Diyos, hindi rin namamatay. Proving a point that we do not live by ourselves. Hindi rin tayo nabubuhay by ourselves. Hindi tayo namamatay by ourselves. Yan ay pananalig Kristiyano ng una. Pakinggan nyo sa Roma Kapitulo 14. Sapagkat kung nangabubuhay tayo, sa Panginoon tayo'y nangabubuhay. O kung nangamamatay tayo, sa Panginoon tayo'y nangamamatay. Kaya't sa mabuhay tayo o sa mamatay man, tayo'y sa Panginoon. Yung mga sa Diyos, ano, yung kumikilalang may Diyos, kung tayo'y kay nabubuhay, nabubuhay tayo sa Panginoon. Kung tayo naman ay namamatay, nangamamatay tayo sa Panginoon. Kaya nga, sa mabuhay tayo, sa mamatay tayo, sa mabuhay tayo, tayo'y sa Panginoon. Maliwanag na maliwanag, mga kapatid, we do not live by ourselves, by our wish, or by our likings. Meron hong isang kapangyarihang bumubuhay sa atin. At yun siguro ang pinakapangunahing dapat nating pag-ukulan ng pansin sa buhay, because our buhay or our lives depends on Him. Our breath is coming from Him. Ang atin hong mga pagkatao, yung ating person, yung ating personalidad, yung ating mga qualities, sa Kanya pa rin ang gagaling. 4:7 ng unang Korinto. Pakinggan nyo. Sapagkat sino ang gumawa na ikaw ay matangi? At anong nasa iyo na hindi mo tinanggap? Ngunit kung tinanggap mo, ay bakit ipinagmamapuri na tulad sa hindi mo tinanggap? Sabi ng apostol na si Pablo, sino ang gumawa na ikaw ay matangi? Meron ng tao natatangi eh, no? Payag kayo. Halimbawa, dito sa atin ngayon, maghanap kayo kung may duling. Natatangi yun. Marami sa atin hindi duling eh. Di ba natatangi? Pag may duling dito ngayon, natatangi yun. At hindi ho lahat ng duling eh, pangit. Meron akong alam, banlag kay ganda-ganda, no? Oh, kilala mo yan? Oh, banlag yun. Malapit na sa pagkaduling, pero maganda yung panyang pagkakaduling. Ha? Ano po ibig ko sabihin? Yung isang tao na mayroong extra qualities, oh, mayroong kakanyahang iba sa iba, natatangi yun. Kung tawagin yun, outstanding. Mayroong tao, pangit, pero pagkatali-talino. Mayroon naman bobo, pagkaganda-ganda. Ano? Mayroong pilay, eh, matalino. Meron may paa, walang, hindi masyad matalino. Kaya, kung meron tayong katangi ang pansarili, na tayo naman lahat ay meron nun. Sabi ng Biblia, sino ang gumawang ikaw ay matangi? Ano ang nasa iyo na hindi mo tinanggap? May kayamanan ka. Saan? Kanino yan? Iyo ba yan? Nang ipanganak ka, sabi ni Job, lumabas akong hubad sa bahay bata ng aking ina, babalik akong hubad din. Wala namang taong pagkapanganak mo eh, may silver spoon in the mouth ka. Hindi totoo yun. Hindi, nagkangiwi-ngiwi ka sa bahay bata kung meron ka silver spoon in the mouth. Ano lang yun? Yun eh, kasabihan lang, mga idiomatic expressions yun. Paglabas mo sa bahay bata, ikaw eh ano, wala kang baon. Ni nga yung lampin mo, hindi mo mabaon eh. Yung inunan, hindi mo rin pwedeng baunin. Kasi yung inunan, pag lumabas na tinatapon yun, nililibing yun eh. Kasi yung inunan mo, pag siya mo rin uunanin sa kama, babaho kayo ng nanay mo ron. Hindi ba? Kaya paglabas mo sa bahay bata, wala kang anumang maipagmamalaking sa iyo. Sabi ng Diyos, sino ang gumawa na ikaw ay matangi? Ano ang nasa iyo na hindi mo tinanggap? Bakit kung tinanggap mo na may ipinagmamapuri mong tulad baga sa hindi mo tinanggap? Ayun ang sabi ng Diyos. Kaya doon inaalis ng Diyos yung kapalaluan at pagkamakasarili ng kaisipan ng tao. Na dapat mong maunawa, mayroon ka mang katangian, maganda ka, matalino ka, may pera ka, may pinag-aralan ka, may gumawa sa iyo niyan. Ah, hindi ka, kaya ako nakapag-aral, sarili kong sikap, eh kung wala kang lakas, makakapag-aral ka ba? Kanino galing yung lakas mo?
yung isip mo sa Diyos pa rin. Then you are totally dependent on someone we call God. Ngayon, hanapin natin muna yung eksistensya ng Diyos. Ano? Bago tayo maniwalang may Diyos, is it wise to know or to believe that there is God? Iba ho kasi yung knowing from believing. Ha? We may not know Him fully, but we have to believe Him. Pwede hong hindi natin masyadong kilala ang Diyos. Pero naniniwala na tayo may Diyos. Eh masama hong paniniwala yung impertinenting paniniwala. Masamang paniniwala yung inosenteng paniniwala, lalo na pagdating sa Diyos. Tandaan nyo. May paniniwala ka nga ang Diyos, pakatapos ang pinaniniwalaan mong Diyos, ibon. Eh, masama ho yun. Eh meron tao, ang Diyos niya kahoy eh. Huwag kayong magagalit ho. Meron tao, ang Diyos niya araw. Yung mga yung Egyptian goddess na Ra, spelled R-A, capital R-A, sometimes it is spelled capital R-A-A, yung Egyptian goddess na Ra, sinasamba ng mga Egypto yun. Mga Egyptyo. Alam nyo ba sa India, sinasamba ang baka? Hindi nila kinakain ang baka sa India. Sinasamba, kahit tapakan sila ng baka, paig sila. Kahit mamatay sila sa stampid ng baka, kinikilala nila ang baka as divine, a deity, o Diyos. Kaya may mga tao, iba-iba ang pinaniniwala ang Diyos. Kaya atin pong tutuklasin sa Biblia, if we have to believe on Him, we must know Him. If we cannot know Him fully, at least partially, we have a knowledge of our God. The God whom we believe and we pray. Kaya aalamin natin ngayong gabi, sa pasimulang ito, at sa darating pang maraming mga gabi. Kaya kung sinabing maraming mga gabi, ba ikaw naman ang pag-aralan mo ang Diyos, pagka nakuha mo naman yan sa parang born again na isang gabi lang nagkrusade. Taas ang kamay. Lahat ng sumasampalata, taas ang kamay. Pinataas na. Pagkataas eh, pinanalangin na, o born again na kayo ngayon, lilibot na ngayon, maghahakot ng ikapo. Ang bilis ng negosyo nila, no? Eh sa atin, no, walang ganun eh. Biro mo, isang gabi ka lang nakinig eh, nakilala mo na ang Diyos, pupunta ka na raw sa langit. Imagine, to be an attorney, you have to spend 11 years of your life in the College of Law. At least, to be an attorney. To be a computer analyst, you have to spend 5 years or 4 years. To be a mere secretary, you have to spend 2 years. Huwag mo nung magagalit kung halimbawa sinabi ko mere secretary. Kasi, in comparison with other degrees, eh iba ho ang degree ng abogado kaysa sa secretary, pero you have to spend 2 years. Tapos to be a Christian, isang daldalan lang Christian ka na. Ha? Temo na ho, pakikita ko sa inyo, to be a Christian is something that you have to do with utmost desire for knowledge. Hindi po pwedeng ang Kristiyano tanga. Wala hong Kristiyanong tanga sa Biblia. Tinanin niyo ang kahulugan ng Kristiyano sa Biblia. Ikalawang Timoteo 3:17. Ganito nakasulat. Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal. That the man of God may be perfect. Ano ang dapat gawin? Tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. He is fully equipped with every good work. That the man of God may be perfect, he is fully equipped with every good work. Ang tao ng Diyos, upang maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Napansin niyo yung salita? Tinuruang lubos. Pag tinuruang lubos, di nakukuha sa isang araw yun. Nakakailang araw na ho tayo rito. May inanyayahan na ba ako sa inyong tumaas ng kamay at ipapanalangin ko na kayo at kayo born again na? Wala pa. Alam kong hindi pa pwede. Bakit? Eh, maglihi ka lang eh. 9 na buwan eh. Eh, manghanak ka pa eh. Kuminsan, 4 na araw ka nagle-labor, di pa malumabat labas eh. At tingnan ninyo ang Kristiyano kung paano nagiging Kristiyano. Galacia 4. Pakinggan nyo.
Maliliit kong mga anak na muli kong ipinagdaramdam sa panganganak. O, kita nyo, sabi ni Pablo sa mga Kristiyano sa Galacia, maliliit kong mga anak na ngayon muli kong ipinagdaramdam sa panganganak. Ba, kailangan makaranas ka muna ng pagdaramdam, ministro, para magkaanak ka ng Kristiyano. Iri naman mga iri, parang umiri lang na, ano yan, ordinaryong pagkain, kinain mo, after 24 hours, iiri muna. Hindi naman ganun yan. Alam mo, ang pagkakaroon ng Kristiyano, ipinagdaramdam ng ministro yan, ikinukonceive yan. Ha? Kailangan may conception pa muna. Pagkatapos ng conception, lalaki nga yung tiyan mo, di ba, no? Pag maglilihi pa umpis eh. Tapos eh, 9 na buwan yun, bago ka lumabas sa sinapupunan. Pagka pangalabas mo sa sinapupunan, baby Christian ka na. Ang tawag doon, baby Christian. O eri mga iri, ang kanilang baby Christian, isang araw lang tinuruan, ano yan? Instant. Kaya pati salvation daw, instant. Kaya ngayon, marami instant. Instant coffee, instant chocolate, instant mami, instant pancit canton. Instant abuloy din yun, ano? Pagka, huwag kayong papaloko sa ganun. You have to spend sometimes at least a year to understand fully what is the meaning of being a true Christian. Aalamin natin muna yung Diyos. Payag kayo na, siya una nating alamin, ano? May Diyos ba? Is it wise to believe that there is a God? That is, there is a supreme being, or that there is a divine providence. Marami silang tawag dyan eh. Supreme being, divine providence, God Almighty. Ah? Maraming itinatawag ang tao sa Diyos, deity, o kung ano-ano pa. There is a divine being, someone who hears, I believe, above the storm, the smallest prayer will still be heard. I believe that someone in the great somewhere hears every word. Ayan. I believe that someone in the great somewhere hears every word. Totoo ba yon? Na kahit may storm, pag nanalangin ka, naririnig nga, and there is someone there up listening to every prayer. Totoo ba yun? Buti alamin natin kung nag-i-exist siya. Baka sabihin ng iba, kagaya ng mga ateista, baka naman may ateista rito, wala eh kang Diyos. Singaw lahat yan. Lahat daw singaw. Ha? Imposible de los imposibles. Lahat singaw. Kung totoo na lahat ng bagay ay singaw, lalabas lahat ng bagay, came into being by accident. Tandaan nyo. Pagka singaw, para bang aksidente lang ang paglitaw ng tao sa mundo. At alam nyo, pag aksidente, mas maraming palpak sa aksidente kesa sa tama. Tama o hindi? Sinasabi nila yung daw mga bakla at tomboy, aksidente ng nature yan. Na ang nalagay na puso ay babae, eh ang nalagay na katawan ay lalaki. Yun daw eh, an accident of nature. Meron sinasabi yung iba na hormonal imbalance. Eh kung halimbawa ang pagiging tao natin, aksidente, dapat mas maraming bakla at tomboy kaysa sa regular na lalaki at babae. Kasi, alin mang aksidente, sa kaintaman, ha? Sa taytay man, saan ka man nakakita ng aksidente, merong chaos kaysa sa order. Tandaan nyo. Ang chaos is very prevalent in all accidents than order. Oh. Ano ibig kong sabihin? Look at everything around us and it will prove, and they will prove, that they are all in order. Mas maraming nasa order, kaya hindi ako makapaniwala, ang singaw lang tayo eh. We evolved. Na tayo galing lang sa unggoy. Nasa tagal ng panahon, yung mga unggoy naging tao. Hindi ako makapaniwala kay Darwin eh. Kung buhay ngayon yun, didiskusyonin ko yung tinamaan ng magaling na yun eh. Mayroon mong maraming iniligaw na tao yung kalokohan nun ha.
Tayo raw galing sa mga isda, naging reptilya, naging mamelya. Pagkatapos ngayon eh, tao na. Ha? Kung ang tao ay galing sa unggoy at ang ating nearest na descendant daw eh yung unggoy. Descendant daw tayo ng unggoy. Yun ang nearest ano natin, ancestor. Aba, eh kung tao yung galing sa unggoy, ba't may tao mukhang kabayo? Oh. May tao mukhang kabayo eh. At kung ang tao galing sa unggoy, sa katagalan ng panahon, bakit may unggoy pa hanggang ngayon? Sige, paliwanag mo. Dapat kung nag-evolve na ang unggoy, wala nang unggoy on the face of the earth. Puro tao na. At sana lahat ng tao mukhang unggoy. Eh hindi eh. May tao mukhang kabayo. May tao mukhang elepante. Maraming mga iba. Pag ipinaglihi mo sa alimango, mukhang alimango naman yung... O, di ba? Kaya yun mga kamali ang paniniwala, walang base yan. Biblically and scientifically, walang base yan. And it is better to believe the words of the Bible kasi they were proven true since time immemorial. Tanya, umpisahan na natin. Medyos ba? hindi ko kayo bigyan ng maraming informasyon eh. Para maglaro ba isip nyo? Yung ba? Ano? Yung maglaro ba? Ang isip nila. Eh kasi kung hindi mo bubuksan ang isip ng tao, paano mo maipapasok yung liwanag ng katotohanan sa isang pinid na kaisipan? Unang-unang katungkulan po ng ministro, buksan ang isip ng kapwa eh. 26:18. Upang idilat mo ang kanilang mga mata. Upang? Upang sila'y magbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos. Upang? Upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamahan ng mga pinapaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Sabi ng Biblia, sabi ng Diyos kay Pablong mangangaral, idilat mo kanilang mga mata upang bumalik sila sa ilaw mula sa kadiliman, mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos. Upang magsitanggap sila ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana kasamahan ng mga pinapaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Yun ang paraan ng Diyos eh, madilat mata ng tao. Kaya inuumpisahan ko pong, baka sakaling hindi ho dilat yung mata nyo, inuumpisahan kong idilat. Huwag naman ho kayo magdaramdam. Sabihin nyo, ba't bulag ba kami, Mr. Soriano? Marami yung tao, dilat ang mata. Pero yung mata niyang mas mahalaga, tulog. Alam nyo kung alin yung mas mahalagang mata? Unang Korinto 15. Magsigising. Gumising kayo ng ayon sa katwiran. Meron tao tulog sa katwiran. Kaya tulog ang mata, hindi dilat. Aling mata ang hindi tulog o ang hindi dilat? Efeso 1:18. Yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso upang maalaman ninyo kung ano ang pag-asa sa kanyang pagtawag. Kanyo, tayo pala may mata puso. Yun ang ididilat ng ministro. Hindi kailangan yung mata mong material ang madilat eh. Kahit na ikaw ay bulag materially, basta't yung puso mo'y bukas ang mata nun, makakakilala ka ng Diyos. Yan ang pagkailangan sa lahat. Meron ho bang Diyos? Totoo bang may Diyos? Ano pruebang may Diyos? Makakapagtiwala ba tayo na may talagang Diyos? Kasi ang sabi ng mga ateista, ng mga libre pensador, at ng mga kung ano-ano pang mga relihiyong hindi naniniwala sa Diyos, ang pinaniniwalaan ay siyensya, naturalesa, kuno, nature, science, etc. Wala raw Diyos. We came into being because of nature, according to them. Ganon si Soto. Ah, kung kilala nyo yung matandang Sotong dating komentarista sa radyo, hindi naniniwala sa Diyos yun na may Diyos. Kasamahan niya ang mga ateista, kasamahan niya yung mga libre pensador. Hindi sila naniniwala ang may Diyos. Meron ba silang kadiwa? Pakinggan nyo sa 53:1 ng awit, ganito ang ating mababasa. Ang mangmang ay nagsabi sa puso niya, walang Diyos. Sino ho naniniwala na walang Diyos? Ang mangmang, nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos. Oh, kaya alam nyo, yung hindi naniniwala sa Diyos, yun ang mangmang. Now, kung tayo ba'y kumilala sa Diyos, mabibilang ba tayong mangmang? Or it is wiser for a person, for a human being,
to believe that there is God. Yan ang ating inaalam sa Biblia. Paano natin malalaman kung meron talagang Diyos? How do we know that there is God and He exists? Paano natin malalaman? Kayo, gusto niyong malaman? Ako gusto kong malaman. Matagal ko ng panahong inalam. And I want to share this experience with you. Meron ba talagang Diyos? How do we know that He exists? Pakinggan nyo sa 19:1 ng awit. Ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos at ipinakikilala ng kalawakan ang gawa ng kanyang kamay. Sa araw-araw ay nagbabadya ng pananalita at sa gabi-gabi ay nagpapakilala ng kaalaman. Walang pananalita o wika man, ang kanilang tinig ay hindi marinig. Tingnan ninyo itong sinasabi ng kasulatan. Ang kalangitan, nagpapakilala ng kaluwalhatian ng Diyos. Nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos. At ang kalawakan ay nagpapakilala ng gawa ng kanyang mga kamay. May Diyos o wala? Meron. Bakit? May kamay pa nga eh. Ang katunayang meron, may ginawa. Diba? Ang kalawakan ay nagpapakilala ng gawa ng kanyang mga kamay. Who will claim and who can claim being the creator of the universe? There is no human that can make that claim. Kahit sino ang pinakamatalinong narito sa auditorium na ito ngayong gabi, hinahamong ko kayong lahat. Okay, magagalit. Hamong kaibigan naman ito eh. Walang sino man sa atin, maging lahat ng presidente ng buong mundo, pati mga siyentipiko na makakaangkin nung pag-aangkin na sinasabi ng Biblia. Tumingin ka sa langit, masdan mo ang kalawakan, iyay gawa ng kanyang mga kamay. Kaya mo? Ano sagot nyo? Yung hindi natin kaya, may nakagawa, yun ang Diyos. Meron tayong hindi magawa eh. Sabi nga ng mag-asawa eh, gumawa ka kami ng anak eh. Totoo yun? Kung totoo gumawa, ba't hindi nyo nailapat dun sa gusto nyo? Ito namang anak ko, ikakiliit-liit. Hindi ko na ba ikatatangka? Oh. Kung ikaw may gawa, ba't di masunod yung gusto mo sa anak mo? Eh, ba't naman ikaw kami mag-asawa ko, eh parehong maputi? Ba't naman ito'y maitim? Nagdududa tuloy ang mister ko. Amen? Amen! Ikaw ba may gawa? Hindi nga eh. Ang katunayan, meron gawa ng gawa, walang magawa. Amen? Kahit na sumayaw pa kay San Pascual, ha? Nako, eh 16 na taon na sasayaw sa'yo doon. Walang magawa, umampun. Katunayan, hindi ikaw ang makakagawa. Bakit? Mayroong gustong gumawa, hindi makagawa. Kaya walang pinakamabuting prueba ng pagiging mayroon Diyos, kundi yung kanyang ginawa. May patutuo ba sa Biblia? Yung ginawa, yun ang nagpapatutuo dun sa gumawa. Pakinggan nyo sa Roma 1:20, ganito ating mababasa. Sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita, buhat pa ng lalangin ang sanglibutan ay nakikitang maliwanag sapagkat anto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya. Oh, paano natin natatanto? Paano natin nalalamang may Diyos? How do we know? How can we have that slightest suspect that there is a being like Him? Sabi ng Biblia, ang kanyang mga bagay na hindi nakikita buhat pa ng una, mula ng lalangin ng sanlibutan
ay nakikita ng maliwanag sapagkat anto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya. Kaya nalalaman mo mahusay ang karpintero yung ginawa niya eh. Amen? Paano nakikilala yung mahusay na cook? Sa luto, hindi sa daldal. Eh, alam mo nga ang sangkap eh. Kalahating kilong giniling. Dalawang patatas, dalawang carrots. Ha? Dalawang kutsarang pasas. Anim na bell pepper. Isang kutsaritang pamintang durog. Kalahating kutsaritang bechin. Isang kutsaritang asin. Ha? Tapos sesame oil. Di alam mo. E kung hindi mo alam pagsunod-sunod rin ang lagay nun sa kawali, hindi lalabas na sa akin mo ipalutot, ibang timpla kesa sa'yo. Pareho lang ang gagamitin natin. Eh, ako yung nakipaglaban ng ganun eh. Sa mga kasama ko sa bahay. Sige, parehong-pareho tayo ng ano ha? Parehong-pareho tayo ng ingredients. Magkakasukat. Iluto nyo, iluluto ko ito. Magkaiba. Tiyak na tiyak ko, magkaiba lasa eh. Eh, bakit? Ako po'y siyam na, pitong taon pa lang, cook na eh. Kaya alam ko kung paano pagsusunod-sunod rin eh. Magsigang ka. Inuna mo yung sampalok bago minilagay yung kangkong. Ah, burong kangkong, lasan mong sinigang mo. Matigas-tigas yan, hindi maintindihan yun. Dapat unahin mo muna yung kangkong bago malagyan sampalok. Hindi lalambot yung kangkong pag sinampalukan mo na. Kaya mayroong mga sequences yung paglalagay ng mga ingredients eh. Doon makikilala ang mahusay na kusinero o kusinera. Yung gawa, yun na nagpapakilala sa karpintero. Yung luto, yun na nagpapakilala sa kusinero. Tama po ba o hindi? Ang unang-unang nagpapakilala ang may Diyos, yung kanyang mga gawa. Payag ko kayo? Payag si Rizal. Sabi ni Rizal, cada nota que el viento murmura, cada rayo de luz en el sol, cada flor en la verde llanura es un himno, la gloria de Dios. Es un mundo, un lira sublime que modula una eterna canción. Si suspira, si canta, or si gime, siempre, siempre, la gloria de Dios. It's ray that the wind, it's ray that, it's note that the wind murmurs. Huh? Cada nota que el viento murmura. It's note that the wind murmurs. It's ray of light from the sun. Cada rayo de luz en el sol. Oh. It's flower in the green meadows. Cada flor en la verde llanura es un himno. La gloria de Dios teaches us the glory of God. Oh, kaya lahat ng mga nakikita mo na yon, pruweba ng pagkakadiyos. Gumawa ka ng halaman. Ano labas? Plastic. Bulaklak kanturay, makakagawa ka? Ha? Kahit bulaklak ng kanturay, mahalaga yung kala nyo. Bulaklak ng katuray, mahalaga rin. Kilala nyo yung katuray? Oh, di ba? Eh, kahit na lang yung surot eh, kaya mong gumawa. Naku po eh, kahit surot, di mo kayang gawin eh. Pruebang, may gumagawa na mas mahigit sa'yo at mas matalino. Biro mo pati surot na isip niyang gawin. Eh, ba't ba ikaw may surot pa sa mundo? Ba, magtanong ka sa sintipiko, alam nila kung bakit may surot. Eh, mga sintipiko eh, kamakailan lang, a decade or two decades ago, bawat operahan sa Amerika, sa Inglaterra, sa Europa, bawat operahan, kahit anong sanhin ng operasyon, inaalis na yung appendix. Ano? Wala raw silbi appendix. How dare you? Tutulak ko agad doon. Hindi ilalagay ng Diyos yun doon kung walang silbi. Sukat wala naman depresya, appendix, aalisin mo. Para wala na raw second operation. It is better to have a second operation, an appendectomy, than to remove a good functioning appendix. Why? It was lately discovered that the appendix is a factor
in our immune system. Nakita nyo? Kaya nilagay ng Diyos yun doon. Walang inilagay. Sige nga o, yung kilay mo. Ba't nilagay ng Diyos? Makikilala siya sa gawa eh. Sino ba gumana ng kilay mo? Pwera na lang kung iniba nyo na ang kilay nyo. Hindi ba? Pero yung original na, huwag mo kayong magdaramdam naman. Ba't ako yata yung nakatama ng kapiraso nun? Ano? Huwag mo kayong magdaramdam. I did not mean to say this. Napunta lang doon ang usapan. Yung kilay, ba't ginawa ng Diyos? Oh, bakit? Eh kasi alam ng Diyos, papawisan ka. Pag walang kilay, didire-diretso yan dyan, mahahapdian ka. Pero kung may kilay, at least lilihis yung papunta ron. It filters your sweat. O eh, bakit may balahibo ilong mo? Tanong mo. Kaya nilagyan ng Diyos yung balahibo ilong. Bakit meron nun? Sa kilikili, ba't may balahibo ka? Alam ng Diyos, madalas kang maglalakad. At pagkalakad ka ng lakad, walang ano ron, walang lubricant doon. Ano? Wala yon, balahibo. Ay, masusugatan yan, magkakakiskisan yan eh. Your hair in the underarm reduces friction. Amen? Kita mo, may katwiran agad. Oh. Bakit tayo meron to? Yung nasa loob noon, ang tawag doon, earwax. Alam niyo kung ba't tinawag na earwax yon? Sa atin, ang pangit ng tawag eh. Tutuli. Ha? Doon naman sa Kapampangan, alam niyo yung tutuli? Luga. Ang Kapampangan, advance eh. Yun nga itlog sa kanila, ebune. Oh. Pero, di ba no? Sa kanila, tutuli pa lang, luga na. Oh. Kapampangan kung di totoo. Ngayon, yung tutuli, bakit meron nun? Akala nung iba yung tutuli, akala nila mabuti yung linis ng tenga. No. No. Lalo na yung na-inventong panlinis ngayon, pangit. Yung mga cotton buds, hindi yung magandang panlinis yun. Baka hindi nyo alam. Bakit? Ipinupos nun lalo sa loob yung mas marami pan... Hindi naman nakukuha nun, ipinupos sa loob. Pag iginanon mo yun, ipupos sa loob yun eh. Natuklasan ng mga doktor ngayon, hindi maganda yun. Ipinupos nun lalo yung earwax dun, dalong dadami sa loob. Pero normally, pabayaan mo siya. Yung kagaya nung dati natin panghihinunulin na bibili sa bangketa na 2-5. Mas maganda pa yun, naaalis niya malinis. Pero hindi mo dapat linisin hanggang kaloob-looban. Alam niyo kung bakit? Yung palang earwax, napakaganda pala sa tinga nun. Anong naganda sa tinga nun? Yun ang pansala nung mga alikabok na pumupunta sa tinga. Yun ang nagiging tutuli. Yung earwax per se, hindi masama. Ha? Yung earwax na sinasabi sa English, yun ang sumasala ng mga alikabok at mga kung ano-anong bagay para rin yung ating ilong dito na may balahibo. Kaya nandyan yan, para halimbawa, mayroon lamok, masasala yung lamok. Eh, pagka yung lamok ay dire-diretso dun sa iyong baga, magkaka-impix yung karun. Kita nyo? Lahat ng ginawa ng Diyos may dahilan, may karunungan behind it. There is wisdom behind every creation of God. Kaya yun ang nagpapakilalang may Diyos eh, yung ginawa niya eh. It's note that the wind murmurs, its ray of light from the sun, its flower in the green meadows teaches us the glory of God. Tama si Rizal, tama yung nasa Biblia. Sabi sa Biblia, ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos at ipinakikilala ng kalawakan ng mga gawa ng kanyang mga kamay. It is wiser to believe that there is someone up there na gumawa ng lahat ng yan because of the creation. Nakikita mo naman eh, may pruweba ka talagang may Diyos eh, na yung gawa niya hindi mo naman magagawa. O hindi ba? Sino ba naman makakaangking ginawa niyang yung Diyos ang gumawa ng lupa, di ba? Oh, nasa Biblia. Tinamin lupa. Kung hindi Diyos ang gumawa, magtanim ka ng tubo doon sa lupa na yun. Paglaki, tikman mo yung tubo. Matamis. Alisin mo yung tubo, magtanim ka ng sili. Doon din sa lupa na yun. Oh. Pag namunga, tikman mo. Ang anghang. Alisin mo uli yun. Magtanim ka ang palaya. Pag tinikman mo, ano naman? Mapait. Ha? Alisin mo na naman yung magtanim kang kasoy. Mapakla naman.
pakla, tamis, pait, anghang. Lahat nandun sa lupang nila, ginagay ng Diyos eh. Oh. Yung ba, ano, singaw? Hindi singaw eh. Sino magpapaliwanag sa akin nun? Ba't saan nakakuha? Tikman mo yung lupa. Wala namang anghang, wala namang pait, wala namang tamis. Ba't nagkatamis? Sige nga, paliwanag nyo nga yun. Paliwanag nga ng siyensya. Wala nga akong available nakita ang paliwanag ng siyensya rin. Doon lang sa isa-isang lupa kinuha, iba-iba lasa eh. Kung walang Diyos na may gawa niyan, paano naman nagkaganyan yan? Di mo naman magawa yan. Basta maglitaw ka na lang ng anghang. Anghang na. Wala naman. Ang Diyos na may gawa nun eh. Yung anghang na yon gamot yon. Kayo ba kumakain ng sili? Mainam ho ang sili kung wala kayong sakit sa bato at kung wala kayong almuranas. Mainam ang sili. At kung wala kayong mahinang atay, kain kay sili. Alam niyo kung bakit? Yung sili, nakakapagpaganda sa ugat. Ang ugat ho natin, pag tumatanda, nagiging brittle, para bang, kaya usong-usong ngayon, alta presyon eh. Yung ugat natin, parang lumulutong, yun. Eh yung sili, nakapag-re-retain noong elasticity of the ugat. Kaya may sili. Tanyo? Eh, ba't may tabako? Oh, sasabihin ng iba, eh, ba't may tabako? Para yung kasigarilyuhin. Hindi. Nakakasama yun eh. Kaya may tabako dahil dun sa kanyang content na iba't ibang mga kemikal. Alam nyo kung saan ginagamit yun? Yung ginagamit na sedative yun, pampakalma sa isang menerbios. Oh? Ginagamit yun na pampakalma sa isang wala sa sarili. Itinuturok sa isang lukluko para magpahinga ng kadadaldal. Maraming gamit. Eh, ginamit lang natin ang pangit ng pagkagamit. Yun namang ibabaliktad. Yung mismong baga na doon sa loob. Katakot-takot na sakita, idudulot sa katawan mo niyan. Kasi kung yung sigarilyo, meron hong mahigit sa 30 ang kanyang lason. Nawawala lang pag sinindihan. Eh, ilagay mo doon yung sa loob yung... Kaya sagap mo na lahat ng lason, sagap na sagap mo pa, pati nikotin, tar, etc., etc. Lahat ng ginawa ng Diyos kailangan ng tao, it helps in our well-being. Pero kung gagamitin natin sa matuwid, pero pag ginamit natin wala sa paraan, makakasama sa atin yan. Pero the fact remains, may Diyos talaga. Payag ho ba kayong may Diyos? Sino sa inyo hindi naniniwalang may Diyos? Oh, baka meron ho. Gusto ko, mag-usap tayo. Baka sakaling magtagumpay akong paniwalaing kitang may Diyos. Yung ginawa niya, sapat na ebidensya para maniwala kang may Diyos eh. Ikaw na, wag na tayong lumayo. Wag na natin pag-aralan yung galaxy. Wag na tayong pumunta doon sa mga constellations. Wag na tayong pumunta doon sa mga stars. Wag na natin puntahan yung mga kung ano-anong nandun sa universe. Dito na lang sa ating pagkatao. Ito na lang. Pag-aralan natin kung talaga meron Diyos o kung tayo lang ay aksidente lang lumitaw sa mundo. May Diyos ba? Tingnan mo na lang. Wag na yung pagkatao. Kamay na lang. Kamay. Oh. 10 mga daliri, kamay at paa, 2 tinga, 2 mata, ilong na may bara. Yan ang kanta ng mga bata sa eskwela. Ito na lang. Tingnan ninyo kamay. Sino ho ang may kamay na pantay-pantay at magkakasinlaki ang daliri? Baka meron ho dyan. Maaaring italong mo agad sa sarili mo. At hindi pantay-pantay. Ito isang malaki. Punggok naman. Ito naman isang malaki-laki ng konti. Ito naman pagkalaki-laki. Pagkabahaba. Ito naman maliit. Ito naman ganito. Susunod sa liit. Hindi pantay-pantay. Pero isipin mo kung ba't ginawa ng Diyos ganyan. Pagkakakain ka, pantay hindi. Naku, ito pala'y pantay-pantay. Pagdakot mo ng kanin, may sosobra. Di mo makukuha kanin. Hindi nyo naisip, ano?
Kung ito pala pantay-pantay na magkakasing habang ganun, pagdakot mo ng kanin, saka pagdakot mo ng barya, di mo rin makukuha. Di ba? Kaya, oh, tinan mo pagkagagawa na ng tungkulin, pantay-pantay na. Oh, may kuko. Bakit? Alam lang Diyos, sa mundo may hanip. May tungaw. Oh. Eh kung wala kang kuko, nako eh, sasawaan ka ng kakakamot na ganun, hindi maaalis yung tungaw at saka yung... Kaya pala yung... Eh, ba't naman mayroong hanip? Sabi nung iba. Inisip ko rin, ba't nga ba may Diyos may hanip pa? To protect yung, nang, yung namimisang manok para huwag mong pakialaman ng pakialaman kaya dinamihan ng hanip yun. Mangangati ka pag pinakialaman. Pag pinakialaman, kinalkal mo na kinalkal itlog nun, di mapipisaan yun. To protect that species, nilagyan ng hanip pag namimisa. At mo, hindi ka makalapit, takot at takot ka sa hanip. Pero in the instance na nakagat ka ng hanip, may kukukang panlaban sa hanip. Yun lang ba gamit ng kuko? Hindi. Pambilang din ng barya yon, pangkuha ng ito aking kuko, hindi ko maalis ito eh, kasi marami kong binibilang na barya eh. Ayun. Nakukuha ko yung barya doon sa kuko. Oh. Ano pa? Tingnan nyo kamay natin, merong ano, merong bali-bali. May mga kasukasuan tinatawag. Oh. Diba? Para nung araw naisip ko, bakit baka ko yung sasakyan na yan? Ang dahi-dahing spare parts, libu-libu yata. May maliit, may malaki, may tsa-tsa-tsa-tsa, marami. Nag-aaral kami ng grade 5, tinuturoan kami ng automotive eh. Ang dahi naman, ikaw yung baka ako'y gumawa ng makinang mga 3 piraso lang ang... Balo, ako'y tumanda, naisip ko, sumasakit yung ipin ko rito. Ngayon pala ako ginawa ng Diyos, isang ipin lahat dire-diretso. Pag sakit mo, di lahat yung bubunutin, bungal ka na. Kaya pala ako marami ipin. Tama o hindi? Kaya nga marami ipin eh. Oh. Ganon din yung makina ng sasakyan. Eh kung yun ay 3 piraso lang, pag nasira isa, 30 mil agad ang bayad mo. Eh kung nasira ay turnilyo lang, di 550 lang, umandar na uli. Gaya rin yung ipin eh, pag sakit ng isang ipin. Di ba parang kung minsan naisip mo, sana buo na lang yung ipin mo, no? Dahil hindi ka na nahihirapan, may mga singit-singit pa, titingahan mo pa, sipilyin mo pa. Tama pala, Diyos doon. Talagang lahat ng ginawa ng Diyos, hanga ako eh. Ewan ko sa inyo kung di kayo hanga. Ako, hanga ako eh. Oh. Kung nakasakali, yung tenga mo inilagay ng Diyos pa ganun. Magugunang-guna mo kung ano mangyayari pag umuulan. Oh. At kung yung ilong mo'y pataas, ay naku, maniwala ka. Ha! Eh talagang tama ang pagkakalagay. Eto pa, balik ko tayo sa kamay, ano? O edi ito'y kamay na. Merong mga kasukasuan, no? Tinan mo, lapat ito kahit saan mo. Dalin, lapat sa paggawa eh. Paggagawa ka, lapat eh. Kamutin mo yung likod ng asawa mo, lapat. Tama o hindi? Hindi niya kayang abutin yung likod niya pagka nangangati, nagkakanda pilipit eh. Eh di, kaya ka nga may asawa eh, patagakamot pag nangangati. O hindi ba? Lapat ba o hindi? Lapat. Oh. Maghiwa ka ng patatas. O. Oh. Lapat na ihawak ng kutsilyo. Saan mo mang gamitin? Pag gagawa ka, mayroong panggawa. Kamay nga ang panggawa. Lapat igawa eh. Pangit yung kamay na hindi ginagawa, malulumpo yan. Kailangan lalo mong igawa para lalo lumakas. O ngayon, may isipisi, eh ano naman kaya kinalam na ng mga hugis-hugis na yung mga cool? May guhit. Sabi nung isang ministro dun sa Bulacan, tinay kakamay mo, may M. May M nga naman, ano? Ang kahulugan ay kanon, mamamatay. Ha? Hindi naman yata ako kumakapaniwala ron. Sa Biblia ba ako yun? Wala naman sa Biblia yun eh. Eh, paano kung English? Oh. Ano ba yung M sa mamamatay sa Ingles? M ba? Hindi. O di, mali ka ako. Eh, lahat naman ng pati German eh. M din eh. Hindi naman M yung mamamatay sa German eh. Eh, sabi ko, mali. Sa leksik ako, sa leksik. Kasa sa leksik ko, nakita ko ito. Pakinggan nyo. 37-7 ni Hob. Tinatatakan niya ang kamay ng bawat tao. Ayan. Upang... Meron palang tatakan Diyos sa kamay ng bawat tao. Ano?
Bakit? Tuloy natin ang basa. Upang maalaman ng lahat ng mga tao na kanyang nilalang. Kita nyo, ang Diyos pala may tatak dito. Para maalaman natin tayo nilalang ng Diyos na makapangyarihan, yung tatak natin, sapat. Tindan ninyo, may tatak siya sa kamay. Wala hong makakakopya. 5 bilyon, 500 milyon ang tao sa mundo ngayon, walang magkapareho ng fingerprints. Kaya yan ang ginagamit ng pagdidetermine sa tao eh. Pagka ikaw ay ikukulong na, naku, pagpipianuhin ka ron. Bawa naakusahan ka, kukunan ka ng fingerprint. Pag lalo na pag ikaw ay nasintensyahan na, kukunan ng fingerprint yan. Wala hong taong magkapareho ng fingerprints. Tanungin nyo sa mga siyentipiko. At kahit Siamese twins, kahit magkamukhang kambal, yung identical twins, kahit yung kambal na magkadikit, tignan mo fingerprints, magkaiba. Proving, may gustong sabihin ng Diyos dyan sa kamay. Intindihan nyo po ang ibig sabihin? Diyan lang dapat na tayong maniwalang may Diyos eh. Pinatutunayan ang kanyang gawa na siya'y talagang existing, may Diyos, may divine providence. There is someone there that hears every word when we pray, if we pray according to His will. Tapos, yung Diyos na yon ang makapangyarihan sa lahat. Sino yon? Asan siya? Ano siya? Yan po ang ipinag-aanyayan namin sa susunod nating pag-aaral.